Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-in love, Dear MOR. Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-in love, Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo, Reggie at Jasmine, at sa lahat na nakikinig ng inyong programa, pati na rin sa mga listeners niyong nakatutok sa live stream. Tawagin niyo na lang po akong Joyce, 20 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang office staff. Maayos naman ang buhay namin dati, pero simula nang mawala si Papa ay medyo nahirapan na kami ni na Mama, lalo pa at si Papa lang noon ang nagtatrabaho para sa amin. Kaya po pagkatapos ko ng college ay naghanap ako agad ng trabaho at swerteng nakapasok sa isang opisina dito sa Novaliches. Si Mama naman ay nakagawa ng paraan para makahanap ng puhunan at nagsimulang magpundar ng maliit na tindahan sa bahay namin. Kahit may naedad na si Mama, ay maswerte pa rin malakas ang pangangatawan niya. Pero syempre palagi ko pa rin siyang pinapaalalahanan na huwag masyadong magpagod. Sa ngayon nga ay magkatulong kami ni Mama para tustusan ang pang-araw-araw naming gastusin at pag-aaral ng ate ko na si Princess, 22 years old at graduating pa lang sa college. Nauna po ako makagraduate kay ate dahil noong third year college ako, ay siya naman at fourth year na ay napahinto siya sa pag-aaral dahil may nakaaway siyang estudyante sa school namin hanggang sa tamarin na nga siyang pumasok. Kung hindi nga siguro sinabi ni Papa na ilipat siya ng school at hindi siya nakumbinse na ipagpatuloy ang pag-aaral niya, ay hindi na siguro yun papasok para tapusin ang kurso niyang Business Administration. Ay, nakakapagod talaga. Ang sakit ng likod ko, kaka-type ng mga report. Ay, mabuti na lang nasa bahay na ako. Ma? Oh, Joyce, anak. Ay, grabe, Ma. Nakakapagod po talaga yung naging araw ko ngayon. Ah, ganun ba? Eh, siya, kumain ka muna at magpahinga ka. Ay, naku, mabuti pa nga po. Oh, yan, sige. Maupo ka na dyan at hahainan na kita. Eh, ano po ba yung niluluto nyo? Sinigang na hipon para may sabaw. Hipon? Mm-mm. Ma, di ba allergic ako sa hipon? Bakit naman po yan ang niluto nyo? Alam ko naman, anak. Kaya nga pinagprito kita ng itlog para may maiulam ka. Oh, eto. Mainit pa yan at malasado. Di ba yun yung paborito mo? Ang dami-dami naman kasing pwedeng isigang eh. Bakit yung hipon pa? Eh, paborito kasi yun ng ate princess mo. Ha? Eh, nag-request kasi yung ate mo na magluto naman daw ako ng sinigang na hipon. Dahil ang tagal-tagal na raw nung huli siyang nakakain nun. Eh, kaya nga nung nakabenta ako ng konti sa tindahan, naisip ko na bumili ng hipon para maipagluto ang ate mo. Buti pa si ate naisip niyong lutuan ng masarap. Samantalang ako, pupurgahin niyo yata sa itlog. Anak, hindi naman. Hayaan mo. Sa susunod eh, lulutuin ko naman yung paborito mong nilagang buto-buto. Talaga po? Oo. Oh, kaya sige na, kumain ka na muna dyan. Sinabi mo yan, Ma. Ay, teka. Nandiyan na yata ang ate princess mo. Hi, Ma! Oh, Joyce, dito ka na rin pala. Hi, ate. Ay, anak. Kumusta ang school mo? Oh, kumain ka na ba? Ganun pa rin, May. Nakakapagod. Ang daming mga pinapagawa ng mga prof, kaya sobrang pagod na ako. Ay, naku, ganun ba? E di umupo ka na rito at nang makakain na. Pinagluto kita ng paborito mong sinigang na hipon. Ho, busog na ako eh. Kumain na kami ng mga classmate ko. Matutulog na po ako. Ano? Eh, hindi mo man lang ba titikman tong niluto ko, anak? Diba, nirequest mo to? Eh, pagod na nga ho ako. Gusto ko nang matulog. Kung gusto nyo, kayo na lang kumain yan. Matutulog na ako. Aba, talagang ang bastos ni ate, no? Joyce, hayaan mo na. Pagod daw ang ate mo eh. Hayaan mo na lang matulog. Ma, hindi pwede yung ganun. Sasabihin ko talaga yung si ate. Joyce, ano ba? Ate! Bakit mo naman ganun-ganun na lang sagutin si Mama? Ano ba? Hindi ka ba marunong kumato? Eh, ikaw, hindi ka ba marunong gumalang? Ano? Ano ba pinagsasabi mo? Hindi ka man lang nahiya kay Mama. Nagpakapagod siyang magluto para sa'yo, pero hindi mo man lang yun pinansin. Eh, inaantok na nga ako. Busog ako at gusto ko nang matulog. Ano bang mahirap intindihin doon? Ikaw ang mahirap intindihin, ate! Hindi mo nakikita yung mga efforts sa'yo ni Mama. Kung sagot-sagutin mo siya, ganun-ganun na lang. Ano bang gusto mong gawin ko? Laklakin ko yung niluto niya kahit busog naman ako.
Joyce, princess, ano ba? Tama na yan. Eto kasing si ate, ang bastos. Ako? Eh, ikaw nga dyan yung bigla-bigla na lang pumapasok sa kwarto eh. Pagod na ako sa school. Tapos ganito pa yung madadatnan ko? Mabuti pa yata hindi na ako umuwi. Ano? Joyce, tama na! Tigilan mo na yung ate mo. Pasensya ka na, princess, ha? Lalabas na lang kami ni Joyce. Sige na, magpahinga ka na. Anak, diba sinabi ko naman sa'yo kapag ganyang pagod ang ate mo, huwag mo nang sabayan. Ma, bakit parang ako yung pinagagalitan mo? Eh si ate nga yung nang babastos sa'yo ah. Pagod na nga ang ate mo, diba? Kaya hayaan mo na. Alam mo ma, kaya nagiging lalong pasawayang si ate. Masyado mong ini-spoil. Hindi naman sa ganun, anak. Kaya lang kasi sa mga oras na to, eh kailangan... Minsan nga iniisip ko, sino ba talaga sa amin yung ampon? Eh kung alagaan siya, parang mas anak niyo pa siya kaysa sa akin eh. Joyce! Ay naku ma, wala na rin ako ng ganang kumain. Tutulog na lang ako. Minsan talaga naiinis ako kay mama. Lalo na kapag binibaby niya ang ampon niyang si Ate Princess. Tama ang narinig niyo lahat. Hindi ko tunay na kapatid si ate at magkaiba kami ng pinanggalingan. Ang kwento ni mama, matagal na raw silang kasal noon ni papa. Pero hindi sila magkaanak, kaya nagdesisyon na silang mag-ampon. At yun nga ay si Ate Princess. Pero pagkalipas daw ng 2 taon, at ng mga 40 years old na si mama, ay hindi niya na inaasahan na mabubuntis pa siya at ako na nga ang isinilang niya noon. Magkasabay kaming lumaki ni ate na parang totoong magkapatid. Nag-aaway pero nagbabati rin. Hanggang sa nung lumaki na nga kami, ay piniling ipaliwanag sa amin ni mama at papa ang totoo kaysa naman daw marinig pa namin ito sa ibang tao. Dito na namin nalaman ni Ate Princess na hindi kami tunay na magkapatid. Sa dugo, pero sa lahat ng mga papeles, ay legal ang pagiging magkapatid namin at iisa ang pamilya namin. Pinaramdam sa amin ni mama at papa na kahit ganun ay walang mag-iiba sa kung paano nila kami tatratuhin. Pantay ang pagtingin nila sa amin at ayaw na ayaw nilang magsusumbatangan kami tungkol sa pinanggalingan namin. Hanggang sa nagdalaga kami ni ate, naging magkaiba ang mga gusto naming bagay at nagkakaroon din kami ng mga tampuhan na lumalaki ng lumalaki hanggang sa unti-unti nang lumalayo ang loob namin sa isa't isa. Ay, alas 8 na pala. Tinanghali na naman ako ng gising. Ay, ana, mabuti naman at gising ka na. Oh, bakit ho, mama? Eh, baka naman pwede mong dalhin tong project ng ate mo sa school mamaya. Pinagpuyatan niya yan kagabi, kaya lang nakita ko eh, naiwan niya sa kwarto nung kinuha ko yung pinalalabahan niyang bestida. Ano? Hinutusan na naman ba kayo ni ate na maglaba? Eh, hayaan mo na. 2 damit lang naman yun. At ang sinasabi ko lang naman eh, dalhin mo tong project ng ate mo. Eh, may gagawin po ako mamaya eh. Anak, sige na. Baka kailangan niya ng ate mo, eh kawawa naman yun. Baka pagalitan ng teacher niya. Ha, anak? Please? Oh, sige na. Ay, naku. Ay, naku naman. Kung hindi lang dahil kay mama. Asan na ba yun si ate? Kanina pa ako nag-text sa kanya, hindi naman nagre-reply. Ang init-init dito sa labas ng school niya. Buti pa makapagpalamig muna dun sa may convenience store. Teka, parang si Ate Princess yung nakatambay dun sa may gilid ng convenience store. Ano yung hawak niya? Tawagan ko nga. Hello, Ate Princess? Oh, Joyce, bakit? Nasaan ka? Nasa loob ng room. Actually, hindi nga ako pwede makipag-usap ng matagal kasi may klase kami. Lumabas lang sa meeting room namin. Bakit ka ba tumawag? Ano may sasabihin mo? Kailan pa naging loob ng classroom ang gilid ng convenience store? Joyce! Anong ginagawa mo dito? Ikaw ate, anong ginagawa mo? Bakit may hawak ang sigarilyo? Teka. Guys, doon muna ako ha. Kakausapin ko lang tong kapatid ko. Bitiwan mo nga ako ate! Ano bang problema mo, Joyce? Ka ba nagpunta dito sa school? Ayoko naman talagang pumunta dito eh. Pero si mama, alalang-alala sa'yo dahil naiwan mo daw itong project mo.
Eto nga, kailangan ko nga to. Buti hinatid mo. Sige, umuwi ka na. Taka nga, ate. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Ano pa ba yun? Bakit ka naninigarilyo? Diba alam mong ayaw na ayaw ni mamang naninigarilyo? Hinaan mo naman yung boses mo. Eh, ikaw kasi eh! Joyce, relax. Huwag ka naman magsalita na parang bisyo ko na tong paninigarilyo. Alam mo namang hindi ako nagkakaganyan, diba? Hindi lang kasi ako makatanggi sa ayan ng mga friends ko. Ate, kung ganyan yung mga pinagagawa sa'yo ng mga kasama mo, hindi mo kaibigan yung mga yan. Mababait naman yung mga kaibigan ko. Eh, na-stress lang kasi ako ngayon kaya ako napayosi. Eh, for sure naranasan mo naman siguro magganito dati, di ba? Ako? May minsan hindi ako humawak ng sigarilyo kaya huwag mo akong itulad sa'yo. At saka bakit ka ba nandito sa labas? Sabi mo may klase ka. Ano? Meron nga. Ano lang, nagtatanggal nga lang ng stress, di ba? Eh bakit kailangan mo pang magsinungaling kanina na nasa classroom ka? Alam mo, ikaw ang dami mong tanong. Umuwi ka na nga lang. Alam mo ate, sa ginagawa mong yan, lalo akong nagdududa sa'yo eh. Siguro may ginawa ka na naman sa school mo, no? Kaya ayaw mong pumasok. Ano ba? Wala nga sabi eh. Ah, ganon. Eh kung prof mo na lang kaya tanungin ko. Ano ba? Saan ka ba pupunta? Tatanungin ko yung prof mo para malaman ko kung nagsasabi ka ba ng totoo o nagsisinungaling ka lang. Sandali nga, Joyce. Kumalma ka nga muna. Ipitiwan mo nga ako, ate. Okay, sige. Aminin ko, hindi ako pumasok sa subject ko ngayon. Ano? Yung prof ko kasi pinag-initan ako, kaya ayun, binagsak ako. Ano naman bang ginawa mo at pinag-initan ka ng prof mo? Wala nga akong ginawa eh. Pumasok naman ako sa klase niya, pero ewan ko doon. Insecure yata sa akin, kaya binagsak ako. Ang sabihin mo, may ginawa ka na namang kalokohan, kaya ka binagsak ng prof mo. Sayang lang ang baon na binibigay sa'yo ni mama. Pinambibisyo mo na nga, pinambubulakbol mo pa. Isusumbong talaga kita. Sandali, Joyce! Ano ba? Huwag mo naman ako isumbong kay mama, oh. Sige na, oh. Ngayon lang naman ako hindi pumasok eh. Tsaka tong pagyoyosi ko, ngayon lang din to. Promise, ayusin ko to. Huwag mo na lang iparating kay mama mo. Ate, yung mga ganitong bagay di dapat pinapalampas. Isusumbong talaga kita kay mama. Ah, ganon. So gusto mo talagang ma-stress si mama? Ano? Kapag sinumbong mo ako kay mama, sigurado akong mag-aalala yun at ma-stress pa. Mag-iisip yun ng matindi at baka hindi na naman makatulog. Gusto mo pa talagang magkasakit si mama? Teka. Bakit ako yung tinatakot mo? Eh, ikaw tong may ginagawang kalokohan, ah. Sinabi ko na naman sa'yo, eh. Aayusin ko to, pero ayaw mo akong pakinggan. Total, yung tingin mo naman, ikaw na'y mas magaling sa atin, oh. Eh, di sige, magsumbong ka. Hindi ka na naawa kay mama. Ate! O, bakit? Gustong-gusto mo naman talagang pinag-aalala si mama. Gustong-gusto mo na nakikita siyang nasa-stress. Hindi ko yan ginusto kahit kailan. O, yun naman pala, eh. Pareho naman pala't nating ayaw ma-stress si mama. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, Joyce, huwag mo nang palakihin tong maliit na bagay na to. Tigilan mo yung pagyoyosi mo at ayusin mo yung problema mo sa prof mo. Dahil kung hindi, isusumbong na talaga kita kay mama. Oo na. Yun lang naman to eh. Oh, malinaw na yung usapan natin, Joyce, ha? Huwag na natin stressin si mama. O siya, sige na. Muwi ka na sa bahay. Reggie at Hasbid, nagulat talaga ako nang makita ko nagyoyosi si ate. At malamang may bagsak siyang subject, kaya hindi siya pumasok. Nainis ako sa kanya dahil parang sinasayang lang niya ang perang pinaghihirapan namin ni mama para sa kanya. At kahit gustong-gusto ko na siyang isumbong kay mama, ay pinigilan ko ang sarili ko dahil baka magkatotoo ang sinasabi ni ate na may stress pa si mama. Simula kasi nung magkasakit si papa hanggang sa mawala nga ito, ay humina na ang resistensya ni mama at konting problema lang ay nag-aalala na siya ng todo. Kaya nga hanggat maaari, ay ayoko siyang ma-stress. Sinunod ko si ate, kaya nanahimik na lang ako. Wala naman akong ibang inaasahan kay ate, kundi ang tapusin niya ang pag-aaral niya para naman makatulong siya sa amin. At kahit papano, ay mabawasan din ang isipin ni mama sa gastos. Ay, pagod. Oh, Joyce, dito ko na rin pala. Si mama? Wala. Umalis. Okay. Nagluto ba si mama? Ano pwedeng kainin dyan? Saan ka galing, ate? Sa school. School? So, anong ginawa mo sa school? Hindi nag-aral. Talaga? Nag-aral? Oo nga! Bakit ba ganyan yung mga tanong mo? Eh paano? Napakasinungaling mo! Ano? Alam ko na sikreto mo, ate! Anong sikreto? Ang sabi mo, isang subject lang ang ibinagsak mo, pero ang totoo, halos isang buwan ka na palang hindi pumapasok sa school. Ano? Ano ba yung pinagsasabi mo? Nagpunta ako sa school mo nung isang araw at kinausap ko yung prof mo, kaya nalaman ko ang lahat.
Kailan ka pa nagkaroon ng karapatan ng mga alam sa buhay ko? Ang kapal ng mukha mo! Halos maganda kuba na si Mama, mabigyan ka lang ng baon araw-araw. Pati tuition mo, pinaghihirapan naming mabayaran. Tapos ano? Magbubulakbul ka lang? Joyce, yung pananalita mo, ayusin mo ah. Pag hindi ka tumigil dyan, makakatikim ka talaga sa akin. Aba, ikaw pa matapang. Eh, ikaw nga tong may kasalanan. Hindi ka na naawa kay Mama. Ang tanda-tanda na nga ni Mama, pinahihirapan mo pa. Ano ba? Sinabi nang tumigil ka na! Aray! Bakit mo ako tinulak? Susumbong talaga kita kay Mama! Aray! Diyos ko pa! Princess! Joyce! Ano bang nangyayari sa inyo? Tigilan nyo na nga yan! Ito kasi si Joyce May! Kung ano-ano mga sinasabi? Anong ako? Ikaw dyan ang manluloko! Tumigil na nga kayong dalawa! Ano bang pinagtatalunan nyo? Ma! Alam mo ba yung si ate? Ang galing-galing humingi ng baon sa'yo at mga pambayad sa kung ano-anong project! Yun pala, hindi naman pumapasok! Ano? Princess! Ano, totoo ba yun? Ma, hindi po yun totoo. Ano hindi? Ma, nakausap ko mismo yung prof ni ate at sinabi niya sa akin na isang buwan na raw yung hindi nagpapakita sa school. Ma, hindi po yung totoo. Maniwala po kayo sa akin. Ma, huwag kang maniwala dyan. Dinadramahan ka lang yan eh. Ma, sige po, aamin po ako. Hindi nga po ako tumapasok ng school. Pero hindi ko po nilulusta yung pera nyo. Ang totoo po niyan, ginagamit ko po yung perang hinihingi ko sa inyo para maghanap ng trabaho. Sinungaling! Joyce, ano ba? Nagpapaliwanag ang ate mo. Patapusin mo naman. Ma, simula po nung pinahiya ko nung isa kong prof, nabuli na po ako kaya hindi na ako pumasok. Naisip ko po na mag-part-time job para naman po makatulong ako sa inyo. Sorry po, ma. Anak, bakit hindi mo sa akin sinabi? Nahihiya po ako sa inyong mami. At saka ako na lang po sana sasabihin sa inyo kapag nakahanap na po ako ng trabaho. Ma, sorry. Sorry po talaga. Oh, ayahan mo na yun, anak. Huwag ka nang umiyak. Maghahanap po talaga akong trabaho, ma, para makatulong po ako sa inyo. Anak, huwag na. Ako nang bahala, ha? Basta ang gusto ko lang, bumalik ka na sa pag-aaral mo. Di ba? Ipinangako mo sa papa mo na gagraduate ka. Kaya, ituloy mo lang yung pag-aaral mo, ha, anak? Opo, ma. Sorry po. Huwag na po kayong mag-alala. Haayusin ko po ito. Makakagraduate din po ako. Oo, anak. Ma! Ano ba naman yan? Nagpapadala ka na naman sa mga luha ni ate. Joyce, ano ba? Nagpapaliwanag na nga ang ate mo, di ba? Bakit ba inaaway mo pa rin siya? Eh bakit kasi sa akin kayo nagagalit? Dapat nga sa kanya kayo magalit kasi siya yung nagtatapon ng perang pinaghirapan nyo. Hindi ko nga sinayang yung pera ni Mama. Hindi ko lang nasabi lahat ng pinagdaanan ko dahil gusto kong ayusin muna lahat. Pero dahil sa kadaldalan mo, nalaman tuloy ni Mama. Napakasinungaling mo kasi. Ang sabihin mo, pakialamera ka. Pati buhay ko pinapakialaman mo. Masyado ka kasing nagmamagaling eh. Joyce, Princess, hindi ba talaga kayo titigil? Eh kasi yung si ate napakagaling gumawa ng kwento eh. Joyce, pwede ba tama na? Tinatawad ko na ang ate mo. May pinagdadaanan lang siya, kaya kung pwede, suportahan na lang natin siya. Ewan ko sa inyo! Reggie at Jasmine, noong mga oras na yun, hindi ko talaga maintindihan kung bakit gano'n na lang kadaling mapatawad ni Mama si ate. Bakit ba ang bilis-bilis lumambot ng puso niya kapag nakikita niyang umiiyak si Ate Princess? Gano'n ba talaga katindi ang pagmamahal niya sa ampon niya? Kaya kahit mahirapan siya ay ayos lang sa kanya? Ayoko maging masama po po yung Jasmine, pero dumating na kasi ako sa point na kahit gustong gusto kong intindihin si Mama ay hindi ko na magawa. Sobrang nakakainis na kasi ang mga pinag-aasta ni ate. Hindi ko makita sa kanya yung utang na loob o kahit man lang yung respeto sa mga taong nagpalaki at nag-aruga sa kanya. Pero kahit ganun, ramdam na ramdam kong mahal na mahal pa rin siya ng Mama ko. Dear M.O.R. Reggie at Jasmine, pagkatapos nga naming malaman ang nangyayari kay ate ay kinausap siya ng masinsinan ni Mama. Siguro, naging maayos ang pag-uusap nila dahil muling bumalik sa school si ate. Mabuti na lang at pinagbigyan pa siya ng school sa mga araw na hindi siya pumasok. Pagkalipas pa nga ng ilang buwan, ay nakagraduate na nga si ate. Pakiramdam ko noon para ako nabunutan ng tinik sa lalamunan
dahil sa wakas ay makakatulong na siya sa gastusin namin sa bahay. Ay, pa-overtime na naman. Yes, bakit? Trending episode Till I Met You, kaugnay sa sensual na love scene sa Hotel. Sino bang tao dito at iniwang bukas tong TV at electric fan? Teka, looks ni ate tong nasa sofa. Grabe, di man lang niligpit. Ay, naku. Nasa CR lang palang mahilig magkalat. Now, Joyce, nandiyan ka na pala. Ate! Baka naman pwedeng pag magpapalit ka ng damit, iayos mo naman yung pinaghubaran mo. Hindi yung ikakalat mo pa dito sa sofa. Tsaka kung pwede din, magtipid na tayo ng kuryente, oh. Nanonood ka pa ng TV, hating gabi na. Ah, nakalimutan ko lang yan dyan. Yaan mo, ayusin ko mamaya. Ah, bakit mamaya pa? Si Hubert. Ang lakas man trip kay Lala. Ate! Ay, naku, Lala. Huwag kang maniwala dyan kay Hubert. Ate naman! Ha? Ano yun? Sabi ko yung mga kalat mo, ayusin mo naman. Pasensya na, sobrang pagod ko kasi kanina, hindi ko na naayos yan. Ito, talan dyan ka na rin naman. O, ikaw na magayos. Ano? Eh, pagod na ako eh. Natulog na ako. Paano ka napagod eh? Wala ka namang ginawa maghapon. Anong wala? Eh, maghapon nga ako naghanap ng trabaho. Naghanap ng trabaho? O naghanap ng kachat? Joyce, wag mo akong sinisimulan, ha? Pagod ako ngayon. Kung may pagod dito, ako yon. At kung marunong ka mahiya, hindi ka magpapapetiks dito sa bahay at araw-araw aasa sa grasyang dala ko. Hoy, Joyce, sumusobra ka na! Ano, itutulak mo na naman ako? Oh, Joyce, princess! Ano na naman yan? Eto kasing si ate, eh. Tambay na nga, burara pa. Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Sasaktan na talaga kita. Eh, dyan ka naman magaling, eh. Manakit. Ano, sasabunutan mo ako? O sige, gawin mo! Tigilan nyo na nga yan. Ano ba naman? Hating gabi na nag-aaway pa kayo. Eh kung hindi kasi paasa yung si ate, hindi naman ako magagalit eh. Paasa? Sa tingin mo ba gusto kong maging paasa? Maghapon ako naghanap ng trabaho, kaso wala eh. Hindi ako sinuwerte. Paano ka siswertehin kung naglalakwatsa ka naman? Ano naglalakwatsa? Hindi ako naglalakwatsa. Maghapon akong pumila at nakisiksik sa job fair na yon. Nagtiis pa ako ng gutom, makaabot lang sa assessment, tapos sasabihin mo naglalakwatsa lang ako? Eh paano naman ako maniniwala sa'yo? Eh puro ka naman kasi nungalingan. Hindi nga ako nagsisinungaling! Joyce, princess, ano ba? Tama na yan! Sinasayang mo lang ang pinapaaral sa'yo ni Mama! Hindi ka ba nahihiya? Ang tanda mo na, pero ako pa ang bubuhay sa'yo! Talagang ayaw mong manahimik, ha? Diyos ko po! Princess, bakit mo naman sinampal ang kapatid mo? Kasi anak niyo ayaw manahimik, eh! Kahit na, dapat hindi mo pa rin sinaktan ang kapatid mo. Uy, bakit? Sinaktan din naman niya ako sa mga sinabi niya. Kulang na nga lang sabihin niya na lumayas na ako dito eh. Anak, hindi naman sa ganun. Siguro pagod lang tong kapatid mo kaya mainit yung ulo. Pagod din ako pero siya lang yung kinampihan niyo? O di magsama kayong dalawa, lalayas na ako. Princess, anak, sandali lang. Huwag kang umalis. Bitawan niyo nga ako. Huwag na nga kayong magkunwari na nag-aalala sa akin. Anak, mag-usap tayo ha. Pag-usapan natin to. Bitawan nyo nga ako, sabi eh! Aalis na ako, bahala kayo dito! Talagang si ate pa ang may ganang manumbat. Eh siya naman tong pabigat. Pigilan ko man ang sarili ko na huwag magalit sa kanya. Eh siya naman ang gumagawa ng mga bagay na lalong nagpapairita sa akin. Pagkatapos kasi niyang gumraduate, ay hindi muna siya naghanap ng trabaho. Magpapahinga lang daw muna siya, pero ilang buwan na ang lumilipas ay nakatambay pa rin siya sa bahay. Mabuti sana kung tumutulong siya sa mga gawaing bahay, eh hindi naman. Lagi lang siya nakaupo sa sofa o sa kwarto niya at maghapon ng tututok sa cellphone niya para makipag-chat at mag-Facebook. At ang mas nagpapairita pa sa akin ay kahit yung ultimong pangload niya ay hihingin pa niya kay Mama. Hanggang sa umalis na nga ng gabing yun si ate. At aaminin ko, hindi ako nakaramdam ng pag-aalala at parang mas nakahinga pa nga ako ng maluwag. Pero kabaliktaran na nangyari kay Mama. Hindi siya makatulog ng gabing yun hanggang sa tawagan niya siya ni ate at ipaalam kung nasan siya. Sinabi ni Ate Princess kay Mama na nagpapalipas lang daw siya ng init ng ulo at uuwi rin naman daw kinabukasan. Ay, ang sarap talagang maligo sa umaga. Nakakapresko. Ma, kayo naman po maligo. Oo, sige. Maya-maya maliligo na ako. May tatawagan lang. Sino po bang tinatawagan nyo? Ah, eh yung ate mo. Ma, hayaan nyo na nga muna si ate. Anak, nag-aalala lang naman ako.
Kasi ang sabi ng ate mo, uuwi raw siya ngayon. Mag-aalas 9 na ng umaga, wala pa siya. Huwag nyo nang masyadong isipin si ate. Kung uuwi siya, edi umuwi siya. At kung ayaw na niyang umuwi, edi mas mabuti. Joyce, ano ba yung sinasabi mo? Eh, totoo naman, me. Akala ko nga nung nakagraduate na siya, mababawasan yung problema natin sa kanya. Pero parang mas lumalala pa yata ngayon. Nako, intindihin mo na lang muna ang kapatid mo. Hindi din naman kasi madaling humanap ng trabaho. Intindihin? Eh, lagi ko na nga lang iniintindi si ate. Tsaka bakit ako, nung nakagraduate ako, ma? Pinaganap niyo agad ako ng trabaho kasi wala na si Papa. At sabi niyo, kailangan natin ng mapagkukunan ng pera. Iba naman kasi yung sitwasyon natin noon, anak. Eh ngayon, mas okay na tong kita ng tindahan natin. Ang sabihin niyo, mas mahal niyo talaga si ate kaysa sa akin. Anak, hindi ganun. Ganun yun, ma. Kahit hindi niyo sabihin sa akin, ramdam kong mas mahal niyo si ate. Lagi niyo siyang iniintindi. Pati mga kalokohan niya, pinapalampas niyo lang. Joyce, ano ba? Totoo naman eh. Noong nang nalaman niyo na hindi pumapasok si ate, pinatawad niyo na agad. Eh samantalang nung nakita niyo noon yung isang mababa kong grade, sobra niyo na akong pagalitan. Anak, magkaiba yun. Mas kailangan ng ate mo nang uunawa sa kanya kaysa nang manghuhusga sa kanya. Kaya huwag mong ikumpara yung sarili mo sa kanya. Paano ko hindi gagawin yun? E pinararamdam niyo sa akin na mas anak kayong turing niyo sa kanya kesa sa akin. Sino bang ampon? Ako o siya? Anak naman, huwag kang maging ganyan. Alam mo namang wala nang kamag-anak si Princess na pwede niyang mapuntahan. Iniintindi ko lang yung ate mo. Sa abot ng makakaya ko. Dahil yun lang yung obligasyon ko sa kanya bilang nanay niya ngayon. Pero hindi yun yung rason para isipin mo na mas mahal ko siya kesa sa'yo. Di lumabas din yung totoo. Obligasyon lang yung tingin nyo sa akin, pero ni minsan hindi nyo ako tinuring na anak. Princess, anak. Wala naman talaga nagmamahal sa akin dito kundi si Papa eh. Pero simula nung mawala siya, pinaramdam nyo na sa akin na hindi ako kasali dito sa pamilyang to. Kanina ka pa ba dyan? Oo, at rinig na rinig ko yung mga pinagsasabi nyo. Huwag mo ang sigawan si Mama. Kung alam ko lang na ganito din yung tingin nyo sa akin, edi sana hindi na ako bumalik. Oh, edi sana nga di ka na bumalik para mabawasan yung pabigat sa amin. Bakit? Ginusto ko ba na maging ganito ako? Akala mo ba masayang makisiksik sa isang lugar na hindi naman ako tanggap? Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo, kaya bakit mo isisisi sa amin? Dahil ikaw ang dahilan kaya ako nagkakaganito. Ate nga yung tawag mo sa akin, pero bawat titig mo, sinusumbatan mo ako. Hindi mo mararamdaman yan kung hindi ka guilty. Joyce, Princess, tigilan niyo na nga yan. Huwag nga kayong mangialam dito! Ano ba? Bakit kailangan mo pang itulak si Mama? Wala ka talagang utang na loob. Ang kapal-kapal na mukha mo. Lahat ng ginawa ni Mama para sa'yo. Pero ganyan pa isusuklay mo. Oo, lahat ginawa sa akin pa rin. Pero ramdam na kahit kailan hindi niya ako matatanggap na anak. Kung alam lang nila Mama noon ang magiging kanya kapag laki. Sana hindi ka na lang nila inaman. Oo, sana pinabayaan niyo na lang ako noon. Siguro nga kahit pamatay na ako ngayon, wala naman kayong magiging pakialam sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ayaw naming may mangyaring masama sa'yo. Alam ko naman na gustong-gusto niya na akong mali sa pamamahay na to eh. Hindi ganun yun. Huwag niyo nga ako hawakan! Sumasobra ka na! Kanina mo bang sinasaktan si Mama? Dapat sa iyo kinakalbo eh! Aray! Ano ba? Kakalbuhin talaga kita! Ganun! Basta hindi kita umurungan! Magtitigil na kayo! Sige! Tanggalin ko lahat ng buko! Hindi ako titigil lang kung hindi ko nasasan pati ang alit mo! Magtitigil na kayo! Ano ba? Tama na! Ano bang pagkukulang ko sa inyo? At naging ganyan kayong magkapatid, ha? Akala nyo ba, madaling maging nanay? Hirap na ako. Pero kahit ganun, iniintindi ko pa rin kayo. Tapos ganito yung makikita ko. Ma, sorry na. Tama na po. Huwag na po kayong umiyak. Ikukuha ko lang ukay ng tubig. Ma! 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 Ma, gumising kayo! Ma! Reggie at Jasmine, sa sobrang sama ng loob, nahimatay si Mama nung araw na yon. Sobrang natakot at nataranta kami ni ate nang mawala ng malay si Mama. Humingi kaagad kami ng tulong sa mga kapitbahay at mabuti na lang ay nahimasmasan si Mama. Pagkatapos noon ay pina-check up namin siya. Sabi ng doktor, high blood daw si Mama, kaya binawalan siyang ma-stress. Masama din daw na mag-isip siya na masyado dahil hindi siya makakatulog at baka humina pa lalo ang resistensya niya. Nakiusap si Mama na magkaayos kami ni ate. Nairita man ako, sinunod ko na lang siya. Baka kasi kung ano pa ang mangyari sa kanya kapag pinairal ko pa ang pride ko. Pareho kami nang hingi ng sorry ni ate. Alam ko namang pareho kaming napipilitan at hindi yun bukal sa loob namin. Pero tinanggap pa rin namin ang sorry ng isa't isa.
Simula nga nun ay sinubukan ko ng masabaan pa ang pasensya ko. Hindi ko na pinalalaki yung mga issue ng pagiging burara at pagiging tamad niya. Habang si Mama naman ay pinagbakasyon muna namin sa bahay ng tita ko para naman makapagpahinga siya kahit papano. Ay, ang bigat naman itong mga grocery ko. Buti pa makapasok naman. Oh, si Mama. Bakit kaya siya tumatawag? Hello, Ma? Hello, Joyce, anak. Nasa opisina ka pa ba? Wala na po. Pinayagan po ako ni boss na mag-half-day eh. Mabuti naman. Anak, pasensya ka na kung naabala kita, ha? Aalis na kasi patayuan mamayang hapon si Maring Ida. Kaya sana maipadala natin sa kanya yung regalo natin para sa kasal ng inaanak ko. Okay lang po, Ma. Kukuhanin ko na lang po sa kwarto niya tapos dadalhin ko na po kay na Aling Ida. Oh, sige anak. Salamat ha. Nga pala ang ate mo. Nagpaalam na sasama na daw dun sa kaibigan niya na maghanap ng trabaho. May plano yatang mag-abroad. Ah, ganun po ba? E di mabuti naman po kung ganun. Eh kayo Ma, kamusta po kayo dyan sa bahay ni na tita? Nakapag-relax naman po ba kayo? Oo naman. Eh kayo dyan ang ate mo. Baka mamaya, nagsasagutan na naman kayo, ha? Hindi po, Ma. Huwag na kayong mag-alala dyan. Basta relax lang po kayo dyan, Ma. Kami na pong bahala dito ni ate. Oh, siya. Sige, anak. Bye, Ma. Ay, naku. Eto na naman si ate. Iwan na naman nakakalat ang gamit niya. Makailagay na nga muna itong pinamili ko sa mesa. Pati itong hugasin, iniwan na naman ni ate. Buti pa kunin ko na yung regalo sa kwarto ni Mama. Teka, bakit parang bukas itong pinto ng kwarto ni Mama? Ate! Ah! Anong ginagawa mo dito sa kwarto ni Mama? Wala. Naglilinis lang ako ng kwarto ni Mama. Eh bakit parang may ginagalaw ka dyan sa drawer ni Mama? Wala nga lang. Lumabas ka na nga lang dun. Susunod na ako. Wala daw. Patingin nga! Ano ba? Wala nga sabi! Patingin nga lang! Ano ba yung tinatago mo sa likod mo? Wala nga sabi! Meron eh! Patingin! Ate! Ano yan? Pinapakailangan mo ba ang pera ni Mama? Hindi. May inaayos lang ako. Huling-huli na kita, ate! Itatanggi mo pa! Pati ba naman yung perang pinaghihirapan ni Mama, nanakawin mo pa? Hindi ko nga ninanakaw! May paggagamitan lang ako ng pera, pero ibabalik ko rin to. Kinukuha mo nang walang pakialam yung bagay na hindi sa'yo. Kaya ang tawag doon, pag nanakaw. Hindi na ako magnanakaw! Ah! Grabe ka na talaga, ate. Sagad-sagad na ang kasamaan ng ugali mo. Sobra-sobra niyang tiwalang binigay sa'yo ni Mama, pero hanggang ngayon, niloloko mo pa rin siya. Niloloko mo pa rin kami. Ibalik mo yan! Ano ba? Ang alam ni Mama, okay tayong dalawa. At dahil doon, kaya lagi siyang masaya. Ngayon, kung malalaman niya na inaaway mo na naman ako, mag-aalala naman yon. Ako ba talagang nang-aaway sa'yo? Napakasinungaling mo talagang magnanakaw ka! O sige, ibintang mo na lahat ng gusto mong ibintang. Gusto mo magsumbong ka na rin kay Mama ngayon eh. Tawagan na natin si Mama. Ano? Ano ba yung ginagawa mo? Princess? Hello? Hello, Ma? Oh, anak, napatawag ka. Oh, kumusta yung pag-a-apply mo? Andito ako sa bahay, Ma. At andito rin si Joyce. Ano ba yung ginagawa mo? May sasabihin ho yata sa inyo eh. Ano ba yun? Oh, ano Joyce? Sasabihin mo na habang nakikinig si Mama? Teka, ano bang nangyayari dyan, Princess Joyce? Magsumbong ka na! Bilisan mo na, naghihintay na si Mama, oh! Mga anak, ano bang nangyayari dyan? Nag-aaway ba kayo? Diyos ko po, tigilan nyo na nga yan. Akin na nga yung cellphone mo. Ma, wala po. Huwag po kayong mag-alala. Nag-uusap lang po kami ni ate. Sige po, Ma. Bye. Ano ba talagang problema mo, ha? Bakit pati si Mama dinadamay mo pa? Alam mo namang nagpapahinga siya ngayon tapos i-stressin mo pa? Ikaw ang problema ko. Akin na nga yung cellphone ko. Ang problema kasi sa'yo, Joyce. Gusto mo, ikaw lang magaling sa harap ni Mama. Ang gusto mo, ikaw wala nga napupuri. Hindi totoo yan! Ibalik mo na yung pera ni Mama! Hindi na pwede. Ipambabayad ko na to dun sa kaibigan kong nagpautang ng lagay pang abroad ko. Ano? Anong lagay? Akala mo kasi, ikaw lang yung marunong dumiskarte sa bahay na to eh.
mag-a-abroad na ako. At sa oras na sumweldo ako, isasaksak ko yung pera sa bunganga mo. Hindi ka ba talaga nag-iisip, ha, ate? Alam mo bang yung mga ganyang nang hihingi ng lagay, malamang sa malamang illegal yan? Hindi to illegal! Kung hindi yan illegal, humanap ka ng paraan para mabayaran yan. Hindi yung pera ni mama ang kukunin mo. Okay na yan! Ano ba? Mabayaan mo nga ako, Joyce! Sa mahabang panahon, palagi na lang ikaw yung magaling sa mata ni mama. Ngayon nakahanap ako ng paraan para makatulong sa kanya, ito ka na naman, nagmamagaling, nangingialam! Hindi naman kita papakialaman kung hindi masama yung ginagawa mo eh! Kung kailangan mo ng pera, bakit hindi ka na lang manghingi? Hindi yung magnanakaw ka pa! Bakit? Bibigyan mo ba ako? Eh, di ba lahat ng sinasabi ko sa'yo pinagdududahan mo? Wala ka namang ibang tingin sa akin kundi sinungaling, di ba? Tsaka kung malalaman mo na manghihingi ako kay mama, sigurado sisiraan mo na naman ako sa kanya! Hindi mo naman kasi ako masisisi kung ganito ako mag-isip tungkol sa'yo! Wala ka kasing ibang ginawa kundi sagarin ang pasensya ko! Wala ka bang ibang alam gawin kundi bantayan ako? Dahil iba pang CCTV sa kakasunod sa kilos ko eh! Paano ko hindi babantayan yung mga kilos mo? Eh bawat galaw mo, kaduda-duda! Kaya nga pabayaan mo na ako! Kung gusto mo nang matiwasay ang buhay natin ni na mama, itikom mo yung bunganga mo! Ang sama-sama mo! Masama na kung masama pero sa oras na idiin mo ako kay mama, hinding-hindi kita uurungan! Sumusobra na talaga si ate Reggie at Jasmine. Pati yung kondisyon ni mama ay ginagamit niya para patahimikin ako sa mga pinagagawa niyang kalokohan. Hindi ko masabi kay mama ang ginagawa niya na pagkuha ng pera na kinikita nito dahil natatakot akong baka kung ano naman ang mangyari kay mama, lalo pa at may sakit nga ito. Sa totoo lang, at kung pwede nga lang, gustong gusto ko nang palayasin sa bahay si ate dahil bukod sa wala naman siyang naitutulong, ay mas lumalala pa siya. Yung sinabi niyang pag-abroad ay hindi pa rin natutuloy hanggang ngayon. At wala pa rin siyang trabaho. Ang malala pa, nahuli ko na naman siyang kumukuha ng pera sa drawer ni mama. At pati na rin ako ay kinukupitan niya. Hindi ko na nga talaga alam, Reggie at Jasmine, kung paano ko pa mapipigilan si ate sa mga pinagagawa niya. Gustuhin ko man na isumbong siya kay mama ay hindi ko magawa dahil nag-aalala ko sa magiging kalagayan niya. At sinasamantala naman ito ni Ate Princess dahil kapag kaharap namin si Mama ay napaka-plastic niya. Kung todo pa kabait siya at akala mo close na close kami para matuwa si Mama. Sa tuwing ginagawa niya ito ay lalo naman akong nagagalit at lalong hindi ko maintindihan kung anong gagawin ko. Nagsisimula na rin ako magtampo kay Mama kasi parang mas naniniwala pa siya sa pakitang tao na ampon niya kaysa sa kanyang totoong anak. Sana Reggie at Jasmine ay matulungan niyo ako. Lubos na gumagalang, Joyce. MOR 101.9, my only radio for life. Ang laki ng problema mo, Joyce. Grabe, diba? Correct. Ang lakas yung makamara, Clara. Charing keme. Parang grabe ang awayan na itong dalawang to. Parang tama. In fairness, bagay yung tubig at langis. Mm-hmm. Diba? Talagang hindi talaga kasi sila magkasundo. Oo. Kaya, feeling ko ng past life nila, ano sila, magkaaway na mortal yung mga dalawang yan. Oo nga. Parang mga teleserye nga yung ano, Peg. Tsaka alam mo, Jasmin, kung kinukupitan ka na, sabi mo na yung ano, yung sa ba nakatago yan sa lalagyan ba? Kaya nga, makadeyero ba yan? Alcansya ba, piggy bank ba yan? Diba? Tabi na, di ba? Correct ba lang sabi mo sa nanay mo, o ano, nay, ako na magkatabi ng ano mo. Ng pera, ano, pera mo dyan. Oo nga naman, actually, oo. Eh, kinukupitan na, sabihan mo na nanay mo. Wag mo, syempre, wag kang magbibintang. Mm-hmm. Kahit pa nakita mo na. Sabi mo lang, nay, para siguro mas maganda kung ilalagay mo sa taas ng ref. Medyo ilagay mo naman sa ilalim ng ref ngayon. Correct. Para hindi ka naman maano. At saka alam mo, sa bagay, mahirap din yung kalagayan ni Joyce. No? Kasi syempre nga yung, alam mo, yung magulang mo, di ba, ganyan na nga. May sakitin. Sakitin, oo nga naman, di ba. Ang hirap din naman kasing bigyan pa sila ng mga ganyang stress, di ba? Totoo. Like, di ba, sa pamilya ako din, di ba, kung alam kong, di ba, ikaka-stress ng tatay ko, eh, chili-chick ako na sa mga kapatid ko na, huwag yun lang iparating kay Pudang. Mm-hmm. Dahil pag yan, nanginig na naman. Tsareng! Nanginig na naman at na-ospital. Makapare-parehong ano, diba? Ang gastos na naman. Correct, malaking check. Kaya, pero meron talagang sadyang mga kapatid, Reggie V, no? Sabi, kiampon man yan o hindi. May mga black sheep talaga na nananadya. Yung hindi mo pakiusapan, yung walang pakisama. Yung tipo bang kahit na alam nilang mali na yung ginagawa nila, eh, sige pa rin sila ng sige.
Correct. Hindi nila iniisip yung ano bang epekto, ano bang effect ang magagawa na to sa kalokohang ginagawa ko sa pamilya ko. Correct, malaking check. Pero ito dito kay Joyce, no? Sa eksena ni Joyce, tsaka nito ni Princess. Diba kanina pa nga natin sinasabi na huwag na lang tayo mag-label. Oo. Diba, naampon. Pero alam mo, hindi ko maiwasang maisip dito okay. Na baka kaya ganyan si Princess kasi alam yung ampon siya. Kaya wala siyang kaamor-amor. Oo. Doon sa kalagayan ng nanay ni. Kumbaga yung care, oo, yung concern, hindi ganun kabongga. Or pwede rin siguro yung kanyang ano, ako medyo nagkapaka-technical ah. Baka siguro, kasi may mga ganun eh, yung tipo bang yung pamilya, halimbawa na lamang pamilya, galing sila sa pamilya ng mga kawatan. Ay. For example, yung makupit, ayan, di ba, yung mga corrupt. Anong gusto mong, anong mali mo naman, sabihin? Baka naman talaga, kumbaga mas predisposed siya sa ganun. Halimbawa, yung inampon mo, eh talagang lasinggero yung mga magulang. Hmm. Malaki ang chance ha, na maging lasinggero din yan because ngayong kanyang ano, hawa-hawa, nasa dugo lang yan. Grabe may mga ganun kasi, Asmi. Pero sa bagay, okay, pwede na rin, oo. Oo, di ba? Or hindi na, malay ba natin, di ba, itong si Ate Princess eh, hawak pala ng mga tunay na magulang yun ng mga kawatan. Tsareng! Inuutusan. Oo. Diba? Oo. Hindi mo masabi, diba? Pwede naman pero mabait ganun pala talaga si Ate Princess kasi pag sinabing, pag hindi mo kinupitan yung nanay-nanayan mo, papatayin ko yung nanay-nanayan. Oo, diba? Yung, may backstory pa. Diba? Ay, hindi natin alam. Twist. Sabi ko sa'yo, Reggie, binitin sa your MOR, anything happens. Totoo charot yan, totoo yan. Pero hindi lang, nakakalungkot lang yung ganyan, diba? Na magkapatid kayo, whether you're ampon or not. Diba? Pero, well, ano magagawa? Ano magagawa mo nga naman, Joyce? Pag sinabi mo naman sa nanay mo, eh baka naman yung nanay mo mapadali ang buhay. Diba? May mga ganyang eksena ng mga magulang. Sige, mag-away kayo, mag-away. Gusto nyo talaga napapadali ang buhay ko, ha? Mas bilang, ito na. Ayan na, na-cardiac na si Muda. Oh. Pero ako, naniniwala ako dyan. May mga magulang talagang ganyan yung pag nag-aaway yung mga anak. Sobrang stress, naapektuhan talaga yung health nila. Mm-mm. Kaya hindi kami, pag nag-aaway kami, hindi kami nagpapatayan pero nagbubuntalan lang kami. Oo, tsaka alam mo, siguro maganda niya na ano eh, na wag nang kumampi si nanay. Actually. Si nanay kasi naman eh, masyadong ano eh, alam mong may favorite eh. Correct. Diba, para may favorite siya. Konsentidora. Oo eh. So, dapat tigil-tigilan na natin yan. Anyway, magbasa tayo ng mga komento ng ating mga kamorkada tungkol nga sa storya na tong si Joyce at ni Princess na talaga naman parang tubig at langis kung mag-away. Simulan natin mula kay Angela Marcado. Sabi niya, napakawalang utang na loob si Princess. Tama lang na magalit si Joyce kung sino pa man yung matanda, siya pa yung pasaway. Wala rin sa hulog yung nanay kung sino pa yung walang interes mag-aral, siya pa yung pinag-aaral. Parang may mali, ha? Feeling ko tuloy pareho lang silang ampon. Ay. Ganun ba? Fairness. Ang dami namang ano, kuro-kuro. Oo. O, tisay daddies. May ganyan talagang anak yung hindi nila nakikita yung pagsasakripisyo ng mga magulang nila at ang iniisip lang nila ay ang mga sarili nila. Pero darating din yung oras na may isip din nila yung mga ginagawa nila sa mga magulang nila balang araw. At higit sa lahat, magiging magulang din sila pagdating ng panahon at masasabi na tama pala ang mga magulang ko. Sana pag dumating ang panahong yan, eh hindi pa huli ang lahat, Hasmin. Tama! From Noralyn Contado, Operario, Joyce, huwag ka nang magdumbong sa mama o magsumbong sa mama mo. Dahil baka kung anong mangyari sa kanya kasi may sakit siya. Hayaan mo na lamang na siya mismo ang makadiskubre ng mali sa ginagawa ng ate mo. E paano nga pag hindi niya nadiskubre? Ang gawin mo na lang, ipakita mo sa mama mo na ayos kayo ng ate mo kahit yung totoo, hindi naman talaga para hindi siya ma-stress. Alam mo, tanongin mo yung nanay mo, Joyce, na itigam mo yung pera mo, bilangin mo sa harapan ko ngayon. Sige. Correct. Diba? Tignan mo, may nabawas ba? Kasi may nabawas dyan, feeling ko lang. Correct, diba? Kasi mamaya ikaw pa pagbintangan, diba? Feeling ko ituturo ka ni ano, oh, sabi sa'yo, paano mo nalaman na kulang to? Ikaw ang kumuha, kawatan ka. Diba?
Eto naman sa YouTube Live, Mark Anthony Maramag, dapat paimbestigahan niyang si ate mo. Baka kasi may bisyo na yan or may sakit na nakakatakot yung mga ganyang sitwasyon, di maagapan agad yan. Ay, totoo nga, baka nagdodrogeto si ate Princess. Ay, kasi naku, nagmamatod din. Huwag naman sana. Kasi di ba ba yung ganyan pag nag-drugs daw? Oo. Kung ano-ano na lang, di ba? Correct. Tsaka i-check nyo, mamaya nawawala na yung mga rep nyo. Oo, yung TV nyo nawawala. Washing machine nyo na bigla nawawala. I-check mo ba kapati nanay mo na isanla na? I actually. Di ba? From John Ryan Morantino, malala na si ate girl. Dapat palayasin na yan sa bahay nila. Ampun na nga nagnanakaw pa sa nag-ampun sa kanya. Ayan. Sabi ni Vida Feliz, mula umpisa kasi kinukonsinti ng nanay kaya ganyan ang resulta. Hindi porke mahal mo, hindi mo na didisiplinahin. Ay nako, tama ka dyan, Hasmina. Dapat talaga. Iparte rin kasi yung nanay kaya nagkaganon si Princess. Totoo. Nasa pagpapalaki nga yan kung masyado kang maluwag at kinukonsinti mo yung mga ginagawang mali at hindi mo pinupunto yung mga mali niya, ganun ang mangyayari. Pero yun nga, dapat naman kay Princess, maging grateful ka, yan pang igaganti mo sa nanay mo, nakakaloka ka. Oo, sana nga magbago siya. Sana hindi pa huli ang correct lahat sa kanya magbabago. Din. Correct. Tama. Naku mga kamorkada, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin ha, sa ating programa. At naku, Hasmi, nag-enjoy ako. Thank you so much for guesting me on your program. Yes, thank you so much for guesting. Reggie, wait. And thank you. Thank you to Popoy for not attending. Kaya sabi ko, nararamdaman ko, Reggie, this is not gonna be the last. Oo, pero sana madadagdagan pa. Charing. I think he's busy because he has important things. I don't know with him. And but anyway, he will be back tomorrow. Yeah, I hope so. Yeah. Charing keme. Ayan, hi po. Happy listening sa mga taga University Security Group ng Pamantasan ng Lusod ng Maynila, lalong-lalo na nga kay Sir FB Santos. Ayan, araw-araw daw nakikinig. Wow. Ayan, galing yan kay Levin, kay Miss Bubu Brown. At happy listening din sa mga friends ko dyan sa Top O, kay CJ. Dami friends, ha? Yes, of course. Salamat sa pag-refresh sa akin, Top O, available sa Watson's at 7-Eleven. Thank you so much. Wow. Naku, maraming salamat muli, mga kamorkada. Hanggang sa susunod po, I'll catch you again. Ako naman sa programang Pinoy Hits. Yes. Kung alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Ayan. Naman, maraming salamat muli, Reggie V, ha? Ay, walang ano mo, maliit na bagay. Correct. Para sa inyo. Magkakitaan, maliit na bagay o pre na lang to, ha? Ay, wala namang maliit ganun na, Nasmin. Maliit na bagay pala. Ay, hindi. Siyempre, dapat lahat ng mga bagay may bayad na. May kabayaran. Papakilala ka sa Reggie B sa 500, ha? Charing! Ay, maraming salamat. Always keep it here sa programang Dear MOR. Ito po si Reggie V. At ako naman, si Baby Girl Asmin. Manatili kayo nakatutok. Dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio. For life.